ang inuuna, ang mga mahihirap, ang mga kapos, ang mga magsasaka at pangingisda. Sino? Sino? Walang iba at walang bahid na katiwalian ang tropang Robredo Pangilinan. Sa puntong ito, hayaan niyo po munang magpakilala ako ng kaunti dahil nga maraming fake news, mas mabuting marinig ninyo sa akin. Ako po ay si Kiko Pangilinan, abogado, asawa, ama, senador at 10 taon ang nagsasaka sa Alfonso Cavite. Panglima ako sa 9 na makakapatid at nung kami lumalaki sa Quezon City, sa UP Village, ang tinuro sa akin ng aking mga magulang, dapat patas lahat. Dapat walang lamangan. Dapat ang ating kapatid, patas tayo. Ang ating kapwa, patas din tayo. Bawal ang lamangan. At nung 5 years old ako, maniwala kayo sa hindi, naiwanan ako sa simbahan ng Santo Domingo Church. Nung umuwi na yung aking mga, ang pamilya ko, galing sa misa, natapos na ang misa, napansin ng nanay ko, wala na pala ako sa sasakyan. Pauwi na sila. Sabi nila, kulang, nawala si Kiko, nakalibutan natin. Agad-agad bumalik sa Santo Domingo Church. At laking pasalamat nila na nakita nila ako, naglalaro lang sa isang tabi. Hindi ko rin namalayan. Pero matapos ang insidente yon, minsan hindi naiisip ko, ano kaya kung talagang hindi ako nabalikan? Ano kaya kung may kumukup sa akin at hindi ko na sila nakitang muli? Mabuti na lang, hindi ako pinabayaan. Mabuti na lang, binalikan ako. Mabuti na lang, nakauwi ako ulit sa amin. Ngunit, alam natin, marami sa atin naiwanan na. Marami sa atin hindi pinabalikan. Marami sa atin nakalimutan na. Tulad na lang ni Tatang Mick, isang rice farmer na nakilala natin sa Pampanga, 87 anyos na siya. At nung tinanong ko ilang taon na siyang nagsasaka, 67 years na siyang nagsasaka. Halos 7 dekada na siyang nagsasaka. Ang malungkot, nagsasaka pa rin. At ang mas malungkot, baon sa utang at gutom pa rin at mahirap. Hindi ito katanggap-tanggap. Hindi ito tama. Kinakailangan natin alamin ang solusyon sa mga problemang ito. Alam ko na marami sa atin, ganun din ang pakiramdam. Kawalan ng trabaho, kawalan ng hanap buhay, kulang ang pinagkakakitaan, walang pambayad sa kuryente, walang pambayad sa upa, walang pambayad na ang sapat para sa sapat na pagkain at masustansyang pagkain. Kaya, yun ang kinakailangan nating harapin at tugunan. Yun ang kinakailangan nating solusyonan. At naniniwala tayo ang Robredo Pangilinan tandem, buong puso, buong tapang, haharapin ang mga problemang ito at hahanapan at gagawan ng solusyon sa tulong ninyo. Si Vice President Lenny, sa Angat Buhay program niya, 1,000 na ang natulungan. 1,000 na ang natulungan. Tayo naman sa sagipsa kalo ng ating ipinasa, bilyong pisong halaga ng pondo ng gobyerno ginamit na para bumili direkta sa ating mga magsasaka at manginista para umangat ang kanilang kita. At yan ang aming record na kung tayo ay palarin, kung kami ay palarin, palalawigin pa natin. Yung mga naiiwanan, uunahin natin. Yung mga kapos, uunahin natin. Para bagang bayong. Pag ang bayong mabigat, saan mo ibubuhat? Sa ibabaw o sa ilalim? Kinakailangan sa ilalim. Sa ilalim dahil pagka sa ibabaw masisira, matatapon yung iyong laman. Pero pag sa ilalim, inangat mo lahat. Inangat mo lahat. Maidadala mo ng maayos ang mga gamit sa loob. Yan ang gagawin natin. Uunahin yung nasa ilalim para tiyakin. Para tiyakin na lahat aangat sa gobyernong tapat. Nais kong magpasalamat sa inyo. Kanina pa tayo umiikot, ang dami kong narinig na I love you. I love you, Kiko. Pero
bago magselos si Sharon, sasabihin ko, halos lahat nung nag-I love you sa akin, lalaki. So, hindi ho problema. Pero ang tindi po ng inyong suporta, ng inyong tiwala sa amin, ni Vice President Lenny, nakakataba ng puso, kayo ang nagbibigay ng tapang at lakas sa atin. Kayo ang nagbibigay ng dagdag na tapang para tuloy-tuloy na natin ito ay kampanya ng husto itong ating mga kandidatura at dadalhin natin ang ating republika sa mas magandang bukas. Bilang pangwakas, kung naalala nyo, sabi ko, sana all. Pero matapos ang apat na buwan, hindi sana all. Sa tropang Robredo Pangilinan, dapat all. Dapat all sapat na kinikita para mayroong panggastos. Dapat all may hanap buhay. Dapat all ligtas sa sakit. Dapat all mayroong sariling tahanan. Dapat all hindi ginugutom. Dapat all hindi baon sa utang. At sa pamamagitan ng ating sama-samang pagkilos sa ating pagtataya, dadalhin natin ang ating republika sa mas magandang bukas. Magandang gabi po sa kanilang lahat at maraming salamat po. Ang aking presidente, Ang aking presidente, ang susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas, Lenny Robredo! Marahay nga banggi sa Indogabos. Kumagpodyumunyan. Dangarig da inin dumahiling na dae pa ako nagbubulos puon sa bago. Nagpuon po kami alas 7 ning aga, yao na kami sa lupi. Naabot pa sana ako hali sa iriga sa kasanabwa. Kaya dae kamo magranis ako. Tanaalangan na ako ning ganot. Pero pero may sarobong pakiulay sa ko. Kung pwede daang skip ko na si mga greetings para magdumana dulo sa speech. Pero gusto ko lang pong paabutan ng pagbati si satuyang mga local officials na yaon digdingon yan. Day ko na po sinda sasaro-saroon. Pero sa panginginot ni Mayor Nelson Legacion, na iyo po ang satuyang host ngunya na banggi. Matagalog na po ako para maintindihan ka to. Dito natin sa Bicol, piniling ilunsad ang susunod na yugto ng ating laban. Dito kung saan ako isinilang at lumaki. Kung saan nahubog ang prinsipyo at paniniwala ko, hindi lang ng mga natutuhan sa eskwela, kundi ng harapang pakikitungo, pakikisalamuha sa inyong lahat. Dito ko sa Naga nakilala si Jesse. Dito namin binuo ang aming pamilya. Pero higit sa lahat, dito ko sa Naga nakita na ang luma at bulok na klase ng politika,
kayang talunin ng matino, mahusay, masipag, at makataong pamamahala. Dito, nagtiwala ang tao sa lider na nakikiisa sa kanya, nakikipila, nakikiramay sa sapalaran, namumuhay ng simple gaya niya. Dito, may tinig ang karaniwang mamamayan. Hindi lang tuwing halalan, kundi sa mismong sistema ng pamahalaan. Dito, ang puwang para sa katiwalian, aktibong pinakikitid ng pakikilahok at bayanihan. Dito natin napakita ang pag-angat makakamtan ng hindi dinadaan sa salapi o sa palakasan, kundi sa sama-samang pagpasya ng landas tungo sa kinabukasan. Kilala natin ang mukha ng luma at bulok na politikang gusto nating wakasan. Sa ganitong politika, hindi laging sapat ang mabuting intensyon, dahil ang sistema madalas napapausad lang ng transaksyon sa pagitan ng mga magkakaalyado at magkakasosyo. Ito ang klase ng politika na makikipag-selfie sa'yo, kakantahan ka at sasayawan ka, paminsan aabutan ka pa ng sobre tuwing kampanya. Sa kabila nito, anumang pagkayod mo para palayo, parang palayo pa ng palayo ang mga pangarap mo, dahil dito nabubuo ang sentimiento ng marami sa kababayan natin, na kahit sino pa ang maupo, mauuwi lang lagi sa pangako ang pagbabago. Kaya nga ang tugon natin, hindi lang pangalan o apelyido ang kailangang palitan. Wakasan ang mismong luma at bulok na politika na ugat ng mga suliraning dumidiin sa Pilipino. Ito ang diwa ng ating laban. Nasa katapatan ang susi ng pagtupad sa layuning ito. At hindi na dapat pinagdedebatehan ang pinuno, lalo na ang pangulo. Dapat laging nagsasabi ng totoo. Dapat sumusunod sa lahat ng patakaran. Dapat walang dudang pinangangalagaan ang kaban ng bayan. Ang pinuno dapat manguna sa pagiging huwaran. Dapat siyang manguna sa pagtatakwil ng palakasan at sa pagsigurong mananagot ang mga manlilinlang sa taong bayan. At ang mga nagsasamantala sa kapangyarihan. May isa pang ibig sabihin ang katapatan. Ang gobyernong tapat, tumututuo sa kanyang tungkulin sa bayan. Tapat siya sa mismong dahilan kung bakit nilikha ang pamahalaan para sa tao. Ang paninindigang ito, ang pangunahin nating prinsipyo sa pamamahala. Magtatatag tayo ng gobyernong handang makinig sa inyong mga hinaing at gagamitin ang inyong mga karanasan bilang batayan ng kanyang mga hakbang. Isang pamahalaang aalagaan ang kaban ng bayan at gagamitin ito para lang sa ikabubuti mo lagi. Isang pamahalaang
magmamadaling sumaklolo pag dumaing ka. Makikipagpuyatan para mapaginhawa ka. Lulusong sa baha para iahon ka. Susuotan natin ng tsinelas ang gobyerno. At patatawirin sa mga pilapil papunta sa iyo. Sa ating pamamahala, laylayan ang magiging bagong sentro. Makikita na sa ngayon ang ilan sa mga plano natin sa LennyRobredo.com. Patuloy ang pagpanday natin ng komprehensibong mga pulisiya para sa iba't ibang sektor ng lipunan at isasalamin ng alinman sa mga pulisiyang ito ang ating batayang prinsipyo. Gobyernong tapat, angat buhay lahat. Ibig sabihin, kung ang gobyerno tapat sa tungkulin, tapat sa prinsipyo, tapat sa tao, hindi na dadagdag pa sa pangamba ng may sakit kung saan siya kukuha ng pambayad sa ospital dahil ang lingap, ang gamot, ang lunas sa karamdaman nagagawang abot kamay ng maayos na sistemang pangkalusugan. Panatag ang mga magulang dahil hindi hadlang ang kahirapan para makamtan ng kanilang mga anak ang kaalaman na magagamit sa paghubog ng sariling kapalaran. Hindi na kailangang mabaon sa utang ang mga nawalan ng trabaho sa halip sa komunidad niya mismo, gobyerno ang magbibigay ng trabaho. Ang mga nagbuhos ng ipon sa maliit na negosyo, makakaasa sa ginhawang dala ng pagsisikap. Dahil gobyerno mismo ang mag-uugnay sa kanila sa merkado. Wala nang katutubong mapipilitang magharang ng katawan sa bulldozer. Dahil makakahugot lang ng likas na yaman mula sa lupa kung may paspas ng komunidad. Ang maralitang tagalungsod, hindi na kailangang magbarikada pag may demolisyon. Dahil sisiguruhin nating matutugunan ang kanilang pangangailangan sa bagong tahanan ng kanilang mga pangarap. Ang mangingisdang umuuwi ng walang huli dahil hinaharang ng dayuhan, ipagtatanggol ng ating pamahalaan na may gamit at benepisyong tumutumbas sa kanilang tapang. Ang mga napipilitang iasa ang kinabukasan sa ginintuang mga kasinungalingan. Mamumulat na ang tunay na ginto. Nasa puso ng bawat Pilipinong handang makipagbayanihan. Ang unang hakbang sa pangarap nating angat buhay lahat ay ang pagpili ng gobyernong tapat. Alam natin kayang maabot ito. Alam natin kung paanong maaabot ito. Dahil mula pa noong mga panahon na abogado ako para sa mahihirap hanggang sa Kongreso, hanggang ngayon bilang pangalawang pangulo, nakita ko ang naidudulot ng paglilingkod na nakaugat sa katapatan at nakasentro sa laylayan. Pinanday na natin ang plano, matagal nang isinasabuhay ang prinsipyo, at matagal na rin napatunayan ang angat buhay na dala nito. Handa tayong humarap kahit kanino. Pero paano masusukat ang plataforma, ang track record,
ang vision sa kinabukasan. Kung ngayon pa lang, nakikita na natin ang pagtangkang iligaw ang diskurso palayo sa usapin ng ating mga pangarap. Habang tumitingkad ang katotohanang handa tayong baklasin ang sistemang matagal nang pinagsasamantalahan ng luma at bulok na klase ng politika, asahan na rin nating titindi pa ang laban. Hindi ako natatakot. Wow! Hindi ako kinakabahan. Dahil nang tinawag ko kayo, nagisingin ang natutulog pang lakas. Buong-buo ang naging tugon nyo. Tumutulong kayo sa nangangailangan. Pinapakain ang nagugutom. Nagbibigay lingap sa nasalanta at may sakit. Nakinig sa kwento ng bawat Pilipinong dumadaing at naghahanap ng kasangga sa kanilang mga suliranin. Panatag ang loob ko. Dahil nakikita kong magkakahanay ang paniniwala nating mga Pilipino. Magkakarugtong ang diwa ng mga Pilipino. Iisa ang ritmo ng dangal natin kapag may kababayang nagwawagi sa paligsahan o anumang entablado. Nagbabayanihan tayo sa harap ng anumang krisis o sakuna, nag-aambagan para tumulong sa nangangailangan. Sa anumang sapalaran, hindi natin iniiwan ang isa't isa. At habang namumulat tayong may landas tungo sa mga pangarap natin, tiyak kong aakayin natin ang isa't isa tungo sa katuparan ng mga ito. Buong-buo ang tiwala ko sa bawat Pilipino. Tiwala ako sa tibay, sa husay ng bawat isa sa atin, sa liwanag ng ating kalooban, sa pag-asa at katotohanang magbibigkis sa ating bayan, katapatang mag-aangat sa buhay ng lahat, katotohanang tatagos sa bawat puso, sa bawat sulok ng bansa, pag-asa, pakikiisa, pagkakaisa. Dito, tayo tataya. Dito tayo tumitindi. Kaya ihanda na natin ang ating mga bisig. Dahil tinitiyak ko, walang kayang tumumbas sa pinagbigkis nating lakas. Kaya, tara na. Ipanalo na natin ito. Let's cheer loud and proud for Lenny Robredo. Are you ready? Let's cheer! Kapalon? Gobyerno dapat angat buhay lahat! Gobyerno dapat angat buhay lahat! Gobyerno dapat angat buhay lahat! Angat! Ayan, di pa ako tapos. Ang tinapos ko pa sana si Tagalog. Mabicol naman ako. Mabicol na ako, taigo akong ipapakiulay sa Indo. Ayan. Dawa pa, tabangan Indo ako. Kung ang sakuyang pag-iriba dain Indo tabangan, mayo man giraray saysay ang sakong kapangganahan. Kaya ako mabicol na tangarig sayod ang pakiulay. Arang
ko na bisto na nindo sinda, pero tugutan nindo, nai-introducer ko ulit, saro-saro. Tangarig hanggang sa pagturog nindo, dahil nindo nalilingawan. Hanggang sa pangiturugan, hanggang sa Mayo 9, yaon tabi sa puso, bako sana sa isip, tabaka pagkapot na ang balota, nalingaw na kita. Pwede ko tabing ipakiulay. Ang sakuya lang na insurance sa indo, gabos kong pinili ni halawig na maray na panahon ng pag-adal. Kaya mayo kaming